Ginawang panliligaw ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, nakakabilib naman talaga. Napaka-sweet. Kitang-kita na naman ang ipinost nilang mga letrato sa kanilang social media account na talagang napaka-sweet naman nilang dalawa. Ligid nga sa kaalaman ng marami sa atin na bago napasagot ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo ay niligawan muna ito ng ilang taon ng nasabing aktor at old school type pa nga ang ginawa niyang panliligaw noon. Hindi nga naman lahat sa atin ay alam kung paano nagsimula ang love story ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, kaya naman talagang marami sa mga tagahanga ng dalawa ang nais makaalam nito. At nitong May 31, sa isang episode ng I Feel You ay ibinahagi ng magkasintahang Daniel at Catherine kung paano nga ba nagsimula ang kanilang love story. Sa laging panayam kay Catherine ng magkapatid na Tony at Alex Gonzaga ay naibahagi ng aktres na una niyang na-meet si Daniel sa isang guesting sa It's Showtime. Hindi pa kami formally introduced sa isa't isa noon, so nagkita lang talaga, sumasayaw. Pati DJ noon kasama niya yung gimmick cast, tapos ako kasama ko si John Manalo. Pero yung formally na nag-meet kami, yun na yung kinakas siya for growing up, kwento nga ni Catherine. Ayon naman kay Daniel, mula noon na lagi na sila nagkakasama ay lagi na rin niyang inaabangan si Catherine sa set, na kung saan ay may nagsimula na rin umano ang sikreto niyang pagtingin para Rito. Siyempre, araw-araw mo kasama yung tao, may hidden na akong pagtingin sa kanya. Eventually, you look forward sa every trabaho. Kapag pupunta ako sa trabaho, kasama na rin yung kaya ang mangyayari today. Ano naman kaya si Catherine ngayon? Kwento naman ni Daniel at Julia. Samantala, dito nga ay ibinahagi ng aktres kung ano ang mga ginawa at pinatunayan sa kanya ni Daniel upang mapasagot siya nito at mapatibok ang puso niya para rito. Naramdaman ko yun nung naging consistent siya sa pagpunta sa bahay. Old school, niligawan din niya si mama. Tuloy-tuloy yun. Parang 1 year din siyang nanligaw. Naramdaman ko na sincere yung tao. Then tinanong ko si mama. Mukhang okay naman sa kanya. So sabi ko, nag-yes na ako. Dagdag pa nga ni Catherine. Bago pa nga mapasagot ni Daniel si Catherine ay idinaan niya muna ito sa old school na panliligaw, kung saan ay nililigawan ng isang binata ang magulang ng dalaga na nais niyang makuha ang sagot na oo sa kanyang panliligaw. Kaya naman talagang porsigidong niligawan ni Daniel ang mama ni Catherine at isa ito sa mga naging basihan ng aktres na sagutin na din ang binata. Dahil sa nakita niya ang respeto nito sa kanyang magulang, maliban pa nga sa pagmamahal nito sa kanya. Ayon din kay Catherine ay napa-grateful niya sa ginawa niyang pagsagot ng yes kay Daniel dahil bilang boyfriend niya ay malaki ang naging impluensya nito sa kanya lalo na pagdating sa mga insecurities niya. Ayan. Lahat ng insecurities ko, lahat yon tinatawanan niya lang. Sinasabi niya, bakit ganyan ka mag-isip? Hindi naman yan big deal. Kung paano niya lang i-handle na babalance niya. Kung ako lang, magpapakalunod ako dyan. Siya yung nagpaparealize sa akin kung paano i-handle ang ganyang bagay. Maganda yung influence niya sa akin doon. Saad pa ni Catherine.
So, nang tanongin naman ang dalawa tungkol sa pagpapakasal, ay alam na ni Daniel kung ano talaga ang gusto nila ni Kat. Pagdating sa ganyang bagay, alam din ng aktor ang mga bagay na nakita na niya at bagay na hindi na niya dapat nakawalan pa. Kaya naman talagang sinagot ng aktor na siguro 4 years to 5 years now ay mangyayari na ang inaabangang kasalan ng Katniel. Excited na ba kayo sa kasalang ito? Abang-abang na lang tayo dahil sa tagal at tatag ng samahan ni Kat at Daniel ay posible nga na after 4 to 5 years ay mangyayari na ang kasalan na inaantay ng marami sa atin. Talaga nga namang super sweet ng couple na ito, guys. So, thank you for watching at sana wag kayong magsawang mag-watch pa ng aking mga video. Thank you, guys. Love you.